Kite versus Hisoka. Bilang isang Hunter x Hunter fan, naisip mo na ba kung sino ang mananalo kung sakaling maglaban si Kite at Hisoka? What's up mga kagalamay, at samahan niyo akong pagkumparahin ang lakas ni Kite at Hisoka. Umpisa pa lamang ng Hunter x Hunter ay nasaksihan na natin ang lakas at kakaibang dating ni Hisoka. Una pa lang ng Hunter exam ay naamoy na siya ni Killua bilang isang hayop sa dugo at hilig na hilig niya ang pakikipaglaban, lalo na sa mga malalakas. At kapag nakita niya na may potensyal ang isang tao, ay hinahayaan niya itong mabuhay, gaya na lamang ni Leorio, Gon at Kurapika sa Hunter exam. Sinasabi na si Hisoka ay pangatlo sa pinakamalakas sa Ginryodan. Napabilang siya dito matapos niyang mapatay ang puppet na number 4 ng Ginryodan. At nang matapos makagawa ng kopya si number 4 ng mga puppet ng buong Ginryodan, ay umalis na ito sa grupo. At ang mga puppet na ito na may replika ng mga miyembro ng Ginryodan na sinasabi ng gumawa nito ay kasing lakas ng orihinal. Madali lamang itong napabagsak ni Hisoka, kabilang na ang pinuno na si Crollo. Sinasabi na si Hisoka ay walang kinatatakutan pagdating sa pakikipaglaban. Si Hisoka ay may Nen type na transmuter. Ito ang Nen na kayang kumopya sa property ng isang bagay. At ang napili niyang gawin sandata ay ang paborito niyang Banjigam na nabanggit ni Hisoka noon sa Heaven's Arena. Sa sobrang hirap nila ay hindi niya kayang makabili nito. Kung napanood mo halos lahat ng mga laban Hisoka ay talagang malakas siya, lalo na sa ipinakita niya sa Grid Island nang maipanalo niya ang laban nila kay Razor. Si Hisoka ay ang klase ng karakter na hayok sa pakikipaglaban, lalo na sa mga malalakas. At wala siyang pakialam kung anuman ang Nen type ng makakalaban niya. At ang naging kahinaan niya lang kung bakit siya natalo ni Crollo sa Heaven's Arena ay dahil sa pagpili niya ng maling lugar at pag-underestimate niya sa kakayahan ni Crollo. Natalo siya nito dahil ginamit ni Crollo ang mga audience upang daluhungin siya, at ito'y sumabog sa kanya. Namatay lang saglit si Hisoka. Ngunit nabuhay din ito sapagkat nabalutan niya ng Banjigam ang kanyang puso. At alam naman natin na kapag ang isang Nen user ay namatay, ang kapangyarihan nito ay nagiging sobrang napakalakas. Kaya sa pagkabuhay muli ni Hisoka, ay dalawang galamay agad ng spider ang nilagas niya. Sa ngayon, parehas na sila ni Kurapika ng layunin na ubusin ang spider, liban na lamang siguro sa kasintahan niyang si Machi. Magaling si Hisoka sa face-to-face combat at pwede rin siya sa long range gamit ng kanyang baraha na binalutan ng Nen upang gawin itong napakatigas na sandata. Dumako naman tayo kay Kite. Sa unang episode ay nakita natin si Kite sa Whale Island sa paghahanap niya kay Ging. At kasunod naman ito ay sa Chimera Ant na. Dito nasaksihan natin ang lakas at galing sa pakikipaglaban ni Kite. Maging ang mga Chimera ay naramdaman ang kakaibang lakas ni Kite. Si Kite ay may Nen type na Conjurer gaya ng kay Kurapika. Nakakapagpalabas siya ng isang bagay gamit ang Nen. At ang napili niyang sandata ay ang Crazy Slot. Tinuruan at sinanay siya ni Ging upang maging dalubhasa sa paggamit ng Nen. Isa sa pinakamalalakas na Nen user si Ging. Kaya't hindi malabo na maging napakalakas ni Kite. Ang kapangyarihan ni Kite na Crazy Slot ay nagpapalabas ng iba't ibang uri ng sandata depende sa sitwasyon at mga kalaban niya. Sanay din si Kite sa face-to-face combat at maging sa long range. At bukod pa dito, kaya ding gumamit ni Kite ng N na may radius na aabot hanggang 45 meters. Ang mga dalubhasa lamang sa Nen ang mga nakakagawa nito. Gaya din sa lolo ni Killua na aabot sa 300 meters ang sakop ng kanyang N. At kay Nobunaga naman na membro ng Spider ay 2 meters. Ang N ay ginagamit ng isang Nen user upang maramdaman niya ang kanyang kalaban sa gagawing pag-atake nito. Kapag ang isang kalaban ay pumasok sa bilog ng N, ay nararamdaman nito ang bawat gagawin ng kalaban. Maging ang hugis o detalye ng isang bagay ay malalaman sa pamamagitan ng N. Ngunit sa laban niya kay Pito ay ipinain niya ang kanyang kanang braso upang malaman at matansya ang lakas ng kanyang kalaban. Nailabas naman ng Crazy Slot ni Kite ang number 3 slot at ito ang ginamit niya laban kay Pito. Kung mapapansin ang naging laban kay Pito ay talagang matindi ang kanilang laban. Nasira ang malaking lugar ng kanilang pinaglabanan at ito'y umabot hanggang sa umaga. Nagalusan niya din si Pito at ayon kay Pito ay napakasarap ng naging laban nila na iyon. At sana ay ito'y maulit pang muli.
Kaya ginawa niya na lamang puppet si Kite upang pagsanayan ng mga Chimera Ant. Sa palagay mo, kung maglalaban si Kite at Hisoka, sino kaya ang mananalo sa kanila? At pagdating sa pakikipaglaban ay ibinibigay nila ang talagang kanilang mga lakas. Silang dalawa ang klase ng hunter na may kakayahang mabuhay uli. Kung ako ang tatanungin, sa palagay ko ay tatalunin ni Kite si Hisoka. Ikaw, Kagalamay, ano sa palagay mo?